din akong plano kung salita kasi hindi ko naman naramdaman na obligado ako. Kasi alam ko naman sa sarili ko na wala naman akong ginawang masama. Explain ko lang ng saglit kung ano yung nangyari kasi sobrang dami nang nakikisaw-saw. Ang dami na rin nakikisaw-saw na kung ano yung pinaniniwalaan ng isa, yun na din yung pinaniniwalaan ng lahat. And sobrang dami ko na rin masasakit na salita na natanggap. Kaya feeling ko time na rin para masabihin kung ano yung nararamdaman ko. And to make it short, punta tayo nung June 1. June 1 ako dumating dito kasi nakapag-usap kami ni Da. And si Da yung tipo ng kaibigan na 5 years na kasi kami magkakilala. And every time na magrarant ako sa kanya, sabihin na tara na kasi, collab na kasi, gawa na tayo ng kanta. Ba't ako napadpa dito? Yun lang. Hindi pa ba obvious para gumawa ng kanta? So June 1, puyat ako, glasing ako, nakapag-live pa ako sa Bigo. And so, yun nga, napagbigo pa ako, June 1 ako napadpad dito. Pagdating ko dito, wala akong tulog, pero nagtuloy-tuloy yung inom namin. Ano oras na kami nakatulog? June 2 ng mga tanghali or hapon yun. And then, nagising kami kasi ginising kami ng friend namin dito na, uy, trending na pala kami. So, nagulat ako. Kasi unang-una, nakapag-update ako sa nanay ko pagkarating na pagkarating ko dito. May mga pruweba ako na nag-send pa ang picture namin na Ate Najila na nandito ako kilala. Tapos, ewan ko ah, kung ano pumasok sa utak ng nanay ko. Kasi syempre yung nanay ko, stress din yun sa tindahan, sa mga ginagawa niya sa araw-araw. So, siguro naaning lang yung nanay ko, ewan ko kung sinong pumaning ah, para makapag-post siya ng ganun. Hindi ko masisisi yung nanay ko kasi syempre nag-alala lang. Buong araw ba naman ako hindi nakapag-update sa kanya. Tapos, eto, nagulat kasi ako. Etong si Kon kasi, sobrang okay nung hiwalay namin. Anong petsa ako, umalis sa condo, May 26 kasi magbe-birthday yung nanay ko kinabukasan. Tapos, shinare niya yung post ng nanay ko. Hindi ko alam kung ano yung paandar na gusto niya. Kasi bago kami maghiwalay, sabi ko, teka lang, huwag muna tayo magpo-post agad kasi hindi lang naman tayo yung dalawang tao sa mundo. May mga nagmamahal. Hayaan natin silang makaramdam din, dun tayo magpo-post na hiwalay na tayo. Eh puta, pagkagising ko, bigla ba namang may breakup post? Tapos, shinare niya yung pinost ng nanay ko. Ang kinoment niya pa, isang linggo na daw pala ako dito. Kaya, basta. So, ayun po, tang ina lang. Sabi ko, wala nang paandar nitong taong to. Like, wala naman akong ginawa sa kanya. Like, hindi ko alam kung ano talagang pumasok sa isip niya para mag-comment siya ng ganun. Actually, siya naman talaga nagpalaki nito eh. Siya may gawa nito eh. Tapos ngayon, may nag-comment daw kasi sa post na pinost niya sa Ryan ko, napadelete siya ng post. Alam naman nating lahat na may scandal siya. So, nung lumabas yun, napadelete siya. Paliwanag ko lang din kung ba't kami nag-iwalay. Sa loob ng dalawang taon, hindi naman kami magtatagal kung hindi naman din namin pinilit magtagal. Like, kung hindi naman namin talaga pinilit na ayusin kung ano yung mga pinag-awayan namin, pero kasi dumating na ako sa point na sobrang ayoko na din. Sobrang toxic, yun lang. And siguro hindi ko rin naman siguro kasalanan, di ba, na kumawala ako. Kasi ano bang mas pipiliin ko, yung relasyon na pipilitin ko bang salbahin o yung sarili ko na nawawala na dun sa relasyon. So, kinailangan ko din naman na makalaya ako. And promise, sobrang sarap lang din sa pakiramdam na ayun, nawala na. Kaya nga, napag-usapan na namin yung breakup. Sabi nga namin, huwag mo na magpo-post. Pero ayun nga, issue siya eh. Ito gusto niya, diba? Sa akin lang, nagpaniwala kasi agad yung mga tao na 1 week daw akong nandito. And for me, gusto ko lang din naman linisin yung pangalan ni Da. Kasi, porket ba nakasama ko si Da, ganun na agad yung iniisip sa akin. Mali yun. Kasi sobrang naging mabuting kaibigan din naman sa akin si Da. And never naman akong pinakitaan na kung ano-ano mga motibo, na kung anong iniisip niyo. So yun lang, gusto ko lang din iklaro yung pangalan niya kasi hindi siya yung reason ng breakup namin. Sobrang gago naman kung ganun. Walang nagloko, wala kaming third party, ang sa amin lang toxic kami dalawa. Toxic kami sa relasyon naming dalawa na, ay nga, hindi na rin namin kinaya yung katoxican. Kasi ang hirap nga naman, insecurities namin nagtatalo. Kumbaga, ang daming bawal, pag may ganito, may masasabi. So ako, tama na. So yun yung rason kung ba't kami naghiwalay sa lahat ng mga nagtatanong. So, sa mga nagsasabi na, ah, parang putang ina, wala lang kay Rice, hindi nyo lang alam. Na hindi nyo lang alam yung impact sa paghiwalay. Siyempre, dalawang taon din yung pinundasyon naming dalawa. And hindi nyo rin alam kung ano yung inner demons ko. Pero mas pinapakita ko kasi na chill lang ako. Na hindi kasi ako ganong tao eh, na parang palaban. Na hindi ako nagkukot
alam mo yun, hindi ako nagkukot ng attention for cloud. Kasi sobrang dami na ikisaw-saw. Lalo ka na makagago, wala akong ginagawa sa'yo, kaya huwag mo akong sasabihan pok-pok. Kasi kung ano yung pinaliwalaan mong one week, tanga ka, magbasa ka, check your facts, yun lang. Kasi isang araw na naman ako hindi nakapagparamdam sa'yo one week yun. Magbasa-basa ka, puro ka kasi pausoy. Ang hilig mo, kasi alam mo yun, ang hilig mong makita. And kaya ako lang naman to in IG story kasi hindi ko to papakinabangan eh. Hindi ko to i-vlog para sumikat ako or what. And kung sino yung gusto makinig, makinig kayo kung ayaw nyo. Di bala kayo sa buhay nyo, at least nagsalita na ako. Gusto ko lang din iklaro yung sarili ko. And salamat sa mga kaibigan ko na nag-check sa akin. Sorry kung hindi ako makapag-reply talaga kasi hindi ko pa kaya. Sobrang dami nyo. Like, natatanongin nyo kung okay lang ako, parang gusto ko na lang sumabog. Like, alam ko, sobrang okay ako ngayon kung nasan man ako ngayon dito. Pero syempre, nahihiya din naman ako sa mga kasama ko, makita nila ako mag-breakdown. Kung alam nyo lang din kung gaano kahirap. Kaya, alam nyo yun, ingat-ingat na lang din kayo sa mga pinagsasabi nyo. And bahala na kayo kung ano yung gusto nyong paniwalaan. Kasi kung ano gusto nyo, hindi ko naman ipipilit yung pag-intindi nyo kasi ganun kayo. Gusto nyo maginta nga, hindi yan intindihin nyo. Hindi ko nakasalanan yun. Basta ako, alam ko, si God lang yung witness ko. And hindi ko kailangan din patunayan yung sarili. Basta, ayun, say what you wanna say. Wala naman akong pakialam. Oh, minsan nagbabasa ako. Pero bahala kayo kung anong gusto nyong sabihin. Sa mag-ingat na lang kayo kasi may pandemic din tayo ngayon. Walang kayong palalabas. And, ayun, God bless. Bago kayo manghusga, tingnan nyo din yung mga sarili nyo kasi minsan nakakasakit din kayo. Sa inyo din yan. Charot! Masahin guys. Bye-bye. God bless. Bye-bye. Ay, teka. Wait ah. Sa mga nagsasabing isang linggo daw gumawa ng kanta, sige, kayo na maging artist. Tingnan natin kung kaya nyong gumawa ng isang araw lang. Or kung hindi. Yung iba nga dyan eh, 2 months for a single, hindi nyo alam kung gaano kahirap gumawa ng craft. Kaya yun lang, para sa mga naniniwalang 1 week daw ako, sige mag-isip-isip kayo, abangan nyo na lang yung kanta namin nila. Yes sir! Yes sir! Bye! Bye! Bye, bitch! Kalimutan yung mga kahit hanggang ngayon naniniwala and nagsusupport sa akin. Kayo yung reason ko ba't ko pinagpapatuloy yung passion ko, yung apoy ko sa pagkanta. Kaya maraming salamat sa inyo. Hi, Danyang!